Hello, good morning, Good morning bro. po. Sorry, hindi ko alam yung ano, Ay, yung opo. flow. Anong, didiretso na tayo sa lecture? Usually po, opo. Pero we would love to know something about you po, Pastor. Siguro ilang mga background lang nito before po tayo mag-proceed po sa lecture po ninyo. Background, sorry. Hindi ako na ano, hindi Sorry. ako na advice. Background regarding sa Opo. Church po, saan sila kabilang, ano po yung Okay. ministry po na pinagkakabalaan po nila ngayon, Pas? Ako po si hindi ko palaging tinatawag yung sarili kong pastor eh. Kaya Joseph Pelejo. Ang ministry namin ay nandito sa Antipolo. Ang pangalan ng church namin ay Antipolo Reformed Baptist Church. So, bago pa lang rin kami na covenanted na iglesia last for about 2 years, magti-3 years. Last year din install ko pa lang sa pagiging pastor last year around January. So bago yun mag-pandemic. Yung mga ministries namin sa church, yung mga regular na mga ministries naman. Sa Lord's Day worship, may inover, andito rin yung iba na galing sa outreach na inoversight namin na gustong mga maging local church sila. JD, nakita ko kanina dito eh. Hello, bro. Yung sa Caloocan, meron kaming inoversight na church na gusto nilang maging isang local church. Ayun, wala namang masyadong extra special. Ayan, salamat po pas sa pagbibigay po ng Ikaw, background. kilala lang ako ni John Madrid, Don kaya ako Madrid. na-invite. Ano po nga siya pas dito eh. Wala pa ba? Sige po, Pas. Maaari na pong tayo po ay tumuloy sa ating pong lecture ngayon. So, salamat po doon, Pas, ng marami. Okay, so, bro, may kayo na lang din na magpe-present ng PowerPoint. I think, yes po. Yes po, Pastor. Thank you. Sige po, diretso na po tayo. Andito rin pala yung mga members namin sa ARBC. Hello. Sige po, mag-start po tayo. Salamat po sa invitation sa ng Dasmariñas Community Life Church. Kamusta po kay Pastor Rolly? Saka sa mga nandito po. Sige po, before tayo mag-start, pray po muna tayo. Sige po, let's begin with a short prayer. Ama namin, maraming salamat po sa opportunity na makakapag-aral kami, makakapag-discuss po kami, Ama, regarding sa iyong bugtong na anak at regarding sa plano ng kaligtasan sa pamamagitan ng tipan. Nihiling po namin, Ama, na iyaan niyo po kami ng iluminasyon, maintindihan namin ito. Magkaroon kami ng mas malawak at mas malalim na pagkaintindi patungkol sa ang Panginoon yung plano sa aming katubusan. Magkaroon kami ng sapat na pagkakaintindi dito para sa aming buhay pagsisisi, buhay pananampalataya at buhay pagsamba. Purihin kayo, O Diyos. Tulungan niyo kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, mag-start po tayo. Ang nabigay po sa akin na main topic ay Christ of the Covenant. Gusto ko lang na banggitin na yung pinaka objective natin dito. So, i-define ko lang mismo yung personal na objective ko dito sa pag-aaral natin. So, ang pinaka-objective natin dito is to behold the realization of the scriptural covenants in the person of Christ. So, ang pinaka-goal natin dito ay makita natin na natupad kay Heso Kristo yung mga tipan na nasa kasulatan. Again, to behold the fulfillment of the scriptural covenants in the person of Christ. With that, gusto rin nating banggitin kung ano yung mga hindi natin objective
at least sa talk na ito. Pwede natin yung pag-usapan mamaya sa discussion time. Pwede natin pag-usapan yan sa time ng question and answer. Pero hindi yan yung magiging pinaka-direction ng tatalakayin ko personally. So, yun yung aim natin. Makita natin si Jesus bilang katuparan ng mga pangtipan na mga tipan sa kasulatan. So, hindi natin goal dito dahil sa time natin at ganun din. Hindi natin goal dito na magbigay ng Na-mute din po ata si Pastor. Pastor Joseph. Ayan, okay. Hindi natin goal dito na magbigay ng exhaustive at detailed na lecture sa covenant theology dahil napakalawak noon. Sobrang haba ng gugugulin na oras pag tinalakay natin yon. Actually, katatapos lang din namin ng Bible class or ng Sunday school regarding this. At inabot kami ng siguro mga 3-4 regarding sa covenant theology. At hindi pa yun yung pinamalalim. So, konti lang yung oras natin ngayon. Hindi yun yung goal natin na maging exhaustive. Pero kung may mga questions tayo regarding that, pwede natin talakayin yun sa question and answer. Hindi rin natin goal dito na i-present yung iba't ibang positions ng covenant theology. Hindi ko alam yung position ng community life na church. So, okay mag-alala kasi hindi naman yung goal natin na ipagbangga yung mga iba't ibang mga views doon. Ganun din, hindi ko rin goal na i-persuade ang mga audience natin ngayon regarding sa personal position ko sa covenant theology. Pero syempre, may personal position tayo. Ang view namin ay hindi katulad ng Presbyterian, ang view namin ay hindi katulad ng New Covenant Theology. Sa pagsasalita na to, may mga mababanggit ako syempre ng personal na mga views namin regarding covenant theology, pero normal lang yon. Pero hindi ang ibig sabihin nun ay yun na yung pinaka-point nitong talk na ito. So, kung may mga gusto, baka yung iba dito ay umaten para, ay gusto kong marinig yung differences. Gusto kong marinig yung differences ng positions doon. So, sorry, dahil hindi yun yung, hindi yun yung pinaka-main goal. Pero again, pwede natin yung pag-usapan mamaya sa discussion, sa mga personal na mga questions. So, having said that, so didiretso na po tayo ngayon. General overview lang, titignan natin ngayon, una, yung definition of terms ng covenant. Titignan natin yung general overview regarding sa mga major covenants sa scripture. Pangatlo, titignan natin yung unity ng mga major covenants. Parang ano yung pagkakatulad nila? Saan sila nagkakasundo, saan sila nagkakaisa. So we will look at the structural unity of the covenants. Again, hindi natin matatalakay lahat. So kailangan kong maging picky at kailangan kong magpumamili lang ng tatalakayin. After that, we will look at the thematic unity of the covenants. So titignan natin dito paano yun natupad sa ating Panginoong Hesukristo. And then lastly, so maikli lang naman yun at magbibigay tayo ng konting challenge at ng sa galing sa mga natalakay natin. So, pinaka-importante sa lahat palagi ay ang definition of terms. Nagkakatalo-talo o nagkakaroon ng mga misunderstandings regarding sa pag-aaral, regarding sa mga discussions kapag hindi magkapareho yung definition of terms. May mga nagdi-debate, pareho naman pala sila ng posisyon. Pero nagkakasundo lang naman pala sila sa definition of terms pero nagtatalo pa rin. So kailangan nating maging specific regarding sa definition of terms. Hindi naman natin sinasabi na madali na i-define yung covenant pero we will try. So, sabi ni John Owen sa kanyang works regarding sa definition ng covenant itself,
ano yung covenant? Sabi niya, a covenant is proper, a covenant properly is a compact or agreement on certain terms mutually stipulated by two or more parties. So, binabanggit niya dito, ito yung isang kasunduan na merong mga masasabi natin na mga consequences yung kasunduan na yon. At ito ay sa pagitan ng dalawa at tatlo, kaya naman ay mas marami pa na mga grupo. Sinabi naman in a more modern term ni Pastor Michael Brown sa kanyang libro na The Sacred Bond, sabi niya, so what is a covenant? A covenant is a formal agreement that creates a relationship with legal aspects. So sinabi niya, antipan daw, kasunduan din. Pero ito ay lumilikha ng isang relasyon, pero meron din itong mga legal na aspeto. Sinabi rin ni sa libro niya pa rin, sabi ni Michael Brown, a covenant is a solemn. So hindi ito basta-basta lang. Ito ay isang solemno, formal. It's a solemn agreement with oaths and or promises which imply sanctions or legalities. So yan ang binanggit niya na definition ng covenant. Mamaya magkaroon tayo ng observation diyan. And ito yung confession of faith namin sa church, yung 1689 London Baptist Confession of Faith. Sa chapter 7 ng Confession of Faith ay binanggit regarding sa general teaching ng scripture patungkol sa covenant. So binanggit dito ng Confession of Faith sa paragraph 1, the distance between God and the creature, ang creature, tao, the distance between God and the creature is so great that although reasonable creatures do owe obedience to Him as their creator, yet they could have never attained the reward of life but by some voluntary condescension, pagpapakababa on God's part, which He hath been pleased to express by way of covenant. Napakalayo ng Diyos at ng tao. Napakalayo, magkaibang-magkaiba ang Diyos at ang tao. Isa yun sa palagi nating dapat na i-emphasize na ang Diyos ay hindi lang isang mas malaking tao. Ang Diyos ay hindi lang mas malakas na tao. Ang Diyos ay hindi lang isang mas makapangyarihang nilikha. Iba siya sa atin. Ang kalikasan ng Diyos ay ibang-iba sa atin. Napaka pag sinabi natin, isa sa pwede niyong gawin na definition, how do you define God? Not a creature. Not a creature. God is uncreated. He is unlike all creatures. At napakalayo ng pagitan natin sa Diyos, sinabi ng Confession of Faith, na kahit karapat dapat natin siyang sundin bilang manlilikha natin, pag sinunod natin siya bilang manlilikha natin bilang Diyos, in general, naalala ko sinabi yun sa Gospels ni Jesus na pag nagawa niyo na yung lahat ng mga tungkulin niyo, ang dapat niyong sabihin ay isa akong hamak na lingkod. I am an unworthy servant. Ibig sabihin, ang pinatinuturo doon ng Panginoong Jesus ay kapag nasunod na natin yung Diyos, walang obligasyon yung Diyos na bigyan tayo ng pabuya. Pag nasunod na natin ang lahat ng mga pinag-utos ng Diyos, bear obedience to Him as our Creator. Pag sinunod na natin yung lahat ng inutos ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Jesus, kailangan mo sabihin, ako ay isang hamak na lingkod. Ibig sabihin, wala kang aasahan. Wala kang aasahan na meron siyang ibibigay sa'yo. Yun yung pinaka-bear. Kaya sinabi ng Confession of Faith, yet they could have never attained the reward of life. Pero, regarding ito sa covenant, kaya ang sinabi ng Confession of Faith, maliban na lang kung magpakababa ang Diyos. Maliban na lang kung magpakababa ang Diyos. Kung merong mga pangako yung Diyos, by means of covenant sa scripture, yun ay dahil nagpakababa siya. Kapag nangako yung Diyos na magbibigay siya, nangako yung Diyos sa mga pag-uusapan natin ng mga covenants, we should always remember that those covenants are God's condescension. Condescension ay pagpapakababa. Yumuyuko yung Diyos.
Kasi hindi, wala naman siyang obligasyon na pabuyaan tayo, pero nangangako siya na magpapabuya. Nangangako siya ng pabuya doon sa agreement na 'yon o sa tipa na 'yon. So we titignan natin yung mga few observations sa mga nabigay na definitions na 'yon. So here are our few observations. We have three. Na lahat ng mga divine covenants, all of them are gracious. All divine covenants are gracious. So binanggit natin yung adjective na gracious. Bakit? Dahil sa lahat ng tipa ng Diyos, sa lahat ng covenants ng Diyos, ay may pagpapakababa ang Diyos. All divine covenants are gracious considering the condescension of God. So pag-uusapan natin yung covenant of works kay Adam, covenant kay Noah, covenant sa Israel, sa Mosaic, covenant sa kay David. We should always remember all of those are gracious covenants. Bakit? Sinabi ng confession of faith natin at sinabi sa, mula sa bibig ng Panginoong Jesus, dahil walang obligasyon yung Diyos na magpabuya, pero bakit siya nagpapabuya? Dahil dun sa agreement na yon, dahil dun sa covenant na yon, nagpakababa yung ating Diyos. Kaya gusto ko magbigay ng clarifications, kahit hindi naman natin goal na specify lahat, pero I think helpful lang, na hindi natin dapat questionin yung pagiging mapagbiyaya ng kahit alin sa mga tipan sa scripture. Ngayon, may mga nadadaanan kayo na ang tawag ay covenant of works at covenant of grace. May covenant of works at covenant of grace. Binanggit lang yon ng mga theologians, ginamit nila yung terms na grace at works. Hindi yun in reference sa graciousness ng covenant. Okay? So, binanggit ng mga, ng ginagamit yung theological word na covenant of grace at covenant of works, properly, they pertain to the conditionality or the unconditionality or to the breakability or the unbreakability of the covenant. So, pag narinig niyo yung covenant of works, sabihin, ay, hindi na to gracious. Hindi, gracious yon. Binanggit lang siya na covenant of works dahil yung covenant na yon ay may condition, conditional. At sinabi lang yon na works dahil nakabase yon sa yun ay breakable na klase ng covenant. Yun ay nababali. Pwede kang maging covenant breaker dun sa mga doon. Pag sinabi naman na covenant of grace, hindi naman ibig sabihin na siya lang yung gracious na covenant. Ang ibig lang sabihin ng term na proper na covenant of grace ay dahil siya yung unconditional at siya yung unbreakable. Hindi mo siya mababali. Once you are within the covenant of grace, wala kang ambag para makapasok doon at hindi mo yun kayang baliin kapag nandun ka na sa loob. Hindi ka na pwedeng tumakas. Sabi ng no one can snatch you from my Father's hand. No one can snatch you from my hand. Sinabi ng Panginoong Jesus. Yun ang ibig sabihin ng term na covenant of grace, covenant of works. So again, hindi kine-question yung graciousness. Ang pinag-uusapan ay conditionality, unconditionality, breakability at unbreakability. Kaya pag inisip natin, lahat ng covenant ay gracious. Lahat ng covenant ay gracious. Nagpakumbaba yung Diyos, nagpapabuya siya, wala siyang obligasyon, pero binawa niya. Pangalawa na observation natin doon, na lahat ng mga divine covenants ay relational. All of these are real relations. Real relations to God are formed. Nabubuo yung totoong relasyon. Yung pag nagkaroon ng tipan ng Diyos kay Adam, totoong relasyon yun. May tipan ang Diyos kay Noah. Ang kulit nga, meron pa nga doon na ang tipan ng Diyos kay Noah even sa mga hayop, sa buong mundo. So may totoong relasyon doon. May totoong relasyon yung Diyos sa Israel. May totoong relasyon yung Diyos kay David sa mga hari. So real relationships are formed or are created by means of covenant. Pero ganun din, hindi lang siya relational, legal din siya. Kaya binabanggit palagi, solemn agreement. Yun ay oath na may stipulations.
o bakit tinawag na legal yung mga divine covenants na yon. Hindi lang siya relational, kung hindi siya illegal, bakit? Dahil merong promised reward. Kung may gagawin ka, normally sa mga general covenants, may gagawin ka, may pangako yung Diyos na ibibigay. Legal yon. Kasi, ano ito, totoong oath to, totoong promise ito ng Diyos. Gawin mo ito, sundin mo ito, at pagpapalain kita. At ganun din, kapag hindi mo sinunod, may mga threats ng penalties dun sa disobedience. So, yun ang madalas pinaghihiwalay natin yung relational at yung legal. Ang tingin natin, mas maganda ang relasyon kapag hindi legal. O kaya naman, pag legal, hindi yun intimate. Kapag legal, ano yan? Formality lang yan. Pero hindi. Sa covenant ng Diyos, yung relational ay legal. Magbigay tayo ng example. For example, sa kasal, sa romance, sa pag-ibig ng lalaki at babae, hindi natin pwedeng sabihin na mas authentic ang pagmamahal kapag hindi legal. Hindi natin pwedeng sabihin na mas authentic, mas genuine ang pag-ibig ng lalaki at babae nang hindi kasal. Hindi. Actually, yung legal matters, yung pagiging formal niya by form ng marriage, yun nagpapatunay dun sa relasyon na yun at magpapatibay dun sa relasyon na yun at nagbabind dun sa relasyon na yun. Kaya natin dapat paghiwalay yung legal, na parang ang legal ay ano yan, cold. Yan ay walang heartless yung legal. No. Sa harapan ng Diyos, even by means of covenant, what's legal is relational. So, yan ang binabanggit, yan ang maobserbahan natin dun sa mga definitions nila. Now, pupunta naman tayo ngayon sa general over, ibig pala sabihin natin dito, ang lahat ng divine covenants, all of the divine covenants are legal, relational, and gracious. All of the divine covenants are legal, relational, and gracious. Now, overview din sa covenants. Ang babanggitin lang natin dito yung anim. So baka yung ibang medyo mas familiar na sa covenant theology, baka sabihin, ay may kulang. hindi ko na sinama dyan yung covenant of redemption dahil yung siya yung pinaka-scope niya, yung new covenant. At pinaka-scope niya, madadaanan niya itong lahat. So hindi ko na sinama dyan yung covenant of redemption. Pero, overview lang. So again, hindi ito magiging detailed ha. So baka kung gusto niyo, pag-usapan na lang yun sa question and answer. So ibig sabihin, papasadahan lang natin siya. Covenant of works. Ito yung covenant ng Diyos kay Noah, rather kay Adam. So after nilikha si Adam ng Diyos, matatandaan ninyo sa Genesis chapter 2, nilikha ng Diyos si Adan, kinuha ng Diyos si Adan at nilagay siya sa Hardin ng Eden. Hindi buong mundo yung Garden of Eden. Nilikha ng Diyos yung lahat, tinanim niya yung Garden of Eden, nilikha niya yung tao at nilagay niya si Adan sa Garden of Eden at meron na siyang binigay na mga rules. At tinitigdan natin yon na yun ay covenant ng Diyos. Sinabi niya, huwag mong kakainin yung bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. So the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. So nung sinabi yun ng Diyos, God already imposed a covenant upon Adam. Pero ginawa yun ng Diyos yung covenant na yun sa garden nang merong threat at nang meron ding promised reward. So again, di natin matatalaka yun lahat. pero ang gusto nating sabihin dito na meron yung threat, meron din yung conditional element, meron din yung promised reward. At ang reward kay Adam na sinisimbolize ng tree of life na pwede niyang kainin kapag nasunod niya yung Diyos, kasi naalala niyo sa Genesis chapter 3, ginwardyahan ng mga anghel yung Garden of Eden. Bakit? Kasi para hindi makain ni Adan yung bunga ng puno ng buhay. Ibig sabihin,
kung nasunod ni Adan yon, may meron, pwede niyang kainin yung bunga na yon ng puno ng buhay. At tinitignan niyo ng mga ng covenant theologians na yon ay eschatological blessings. So kung nasunod ni Adam yon, there will be an eschatological betterment. Magkakaroon siya ng eternal life. Magkakaroon siya ng eternal life. Pag binabanggit natin eternal life, pag nating isipin na yun ay nakabase sa yung pag ang conception kasi natin ng eternal life normally ay panghab matagal na buhay o kaya hindi natatapos na buhay. Duration yung iniisip natin when it comes to eternal life. Pero ang eternal life na tinutukoy natin doon is a kind of life that is better than the beginning. A kind of life that is better than the beginning. So yung tipa ng Diyos kay Adan, kung nasunod niya yun, papabuyaan siya ng Diyos ng isang klase ng buhay, a more blessed life that is more blessed than his created state. So that is for his eschatological betterment. Kaya maririnig nyo sa mga discussion, eschatology precedes soteriology. Ang yung eschatology na yon, ang pinatutungkulan nun ay yung pangako ng Diyos na magkakaroon ng mas magandang klase ng buhay, better quality of life si Adam kung nasunod niya yon. Pero again, hindi naman nangyari yon. Next, covenant with Noah, yung Noahic covenant. Ang covenant naman na ito, normally, perceive ito as a covenant of preservation. Sa sobrang, ang nangyari sa sobrang kasamaan ng tao dun sa Genesis 6:3 at 11-12. So sinabi dun, God saw that man's wickedness was great in the earth and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. So nakita ng Diyos sobrang sama ng tao, kaya ang nagdesisyon yung Diyos na wasakin yung lahat ng buhay sa mundo. Pero besides Noah, so alam naman natin na but Noah found grace in the sight of the Lord. So ito, ang pangako ng Diyos dito ay niligtas si Noah sa kanyang family niya by means of the ark, kasama yung mga hayop. Pero after nung baha na yon, pumasok sa isang tipa ng Diyos kay Noah pagkatapos niyang magkaroon ng altar worship. Ano yung pangako ng Diyos kay Noah? Hindi niya nagugunawin yung sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. Isosustain ng Diyos yung life cycle ng mundo hanggang sa araw ng katapusan. Hanggang dun sa araw ng pagbabalik ni Jesus, isusustain na ng Diyos. Summer, winter, spring, and fall. Dun sa may mga four seasons. Sa atin, tag-araw, tag-init. Sinusustain ng Diyos yun. Bakit ganun pa rin? Kahit anong klase ng threat ng bata pa ako, ang binabanggit nila ay ngayon binabanggit kasi climate change. Ayan. Ano ba yung binabanggit ng butas ng ozone layer? So ang dami ng mga problema na pangkalikasan. Pero ang tanong natin, kung ganun pala ka grabe yung pollution natin, ganun pala ka grabe yung mga ginagawa ng mga tao na pagsira ang kalikasan, ba't di pa sira yung mundo? Ba't di pa sira yung mundo? Dahil yon sa tipa ng Diyos kay Noah. Minimintan na ng Diyos ang lahat. Pinipreserve ng Diyos yung lahat. Dahil sa tipa niya kay Noah, hindi ko na ito gugunawin at pananatilihin ko to. Hindi ko ito gugunawin at papanatilihin ko to. Bakit? Okay, huwag tayo matakot na magugunaw yung mundo dahil sa mga kasamaan natin. Bilang tao, hindi magugunaw yung mundo kasi may covenant yung Diyos kay Noah. So, kaya kadalasan, pinipreserve ito as covenant na para sa common grace. Common grace yung pinatutungkulan ng Noahic covenant. Pero alam naman natin, syempre, pinreserve nito yung mankind para sa paparating na Messiah. At mamaya, titignan natin, small glimpse, how does it picture Jesus Christ? May pangatlo naman, Abrahamic covenant.
sa Abrahamic Covenant. Ito naman yung tipan ng Diyos kay Abraham. So tinawag niya si Abraham para pumunta sa isang sa Kanaan, na isang lugar kung saan hindi niya alam, hindi siya lumaki, that is unknown to him, and he obeyed God by faith. May pangako kay Abraham na isang lupa at pangako sa kanya na bayan. Ang pangako kay Abraham ay magkakaroon siya ng anak. At dun sa anak na yon ay sinabi niya, all the families of the earth will be blessed. So iba't ibang parts ng Genesis, makikita natin yon. So yung initiation, Genesis 12, confirmation ng covenant niya sa Genesis 15, at yung elaboration or expansion ng Abrahamic Covenant ay nasa Genesis chapter 17. So simula kay Abraham, tandaan natin sa kanya nagsimula yung tinatawag na mga patriarchs. So si Abraham, Isaac, and Jacob, sila yung tatlong patriarchs, mga katatayan na pinili ng Diyos kung saan sa kanila magmumula yung bayan ng Israel at sa kanila tutuparin yung pangako ng binhi na binanggit sa Genesis chapter 3 verse 15. So yun yung covenant kay Abraham. Covenant naman sa Israel, tinatawag na Mosaic Covenant, mas kilala din sa pangalan na Old Covenant. Ito naman ay isang national covenant. Okay? National covenant siya. Ito itipan sa bansa. Itipan sa isang bansa na ang tawag ay Israel. So, general yung covenant sa kanila, kapag sumunod sila sa Diyos, pagpapalain sila materially, physically, financially talaga. Kaya binabalikan ng mga prosperity preachers, palagi lang babalikan nila yung mga covenant na may physical blessing. Kalimutan nila, hindi nila covenant yun. Covenant yun ng Israel. At kapag hindi naman sumunod sa mga inutos ng Diyos, yung national Israel, sila naman ay paparusahan ng Diyos. They will be cursed. At nakita na natin yun throughout the history of Israel, napakasuwail ng Israel, at kapag hindi sila sumusunod, paparusahan sila ng Diyos, na literal talaga na parusa. Sinasakop sila ng ibang bansa, natatalo sila sa gera, naghihirap sila, literal. Kasi yun yung covenant sa kanila ng Diyos. Next, number 5, Davidic Covenant. So within, galing kay Abraham yung Israel, di ba? Si Abraham, Isaac, and Jacob. Si Jacob, ang pangalan ni Jacob ay Israel. So galing kay Jacob yung lineage nitong lineage ng Israel, yung 12 tribes. Ngayon, ang nangyari naman, after Book of Judges, nagkaroon ng hari. Ngayon, hindi nagsimula kay Saul, nagsimula kay David na nakipagtipan yung Diyos. Kay David na may pangako sa kanya bilang hari. So there is a kingly covenant. There is a royal covenant. Yung covenant na ito ay nangangako na pagpapalain yung paghahari ng mga magiging kasunod na hari ni David. Kung sila, again, ay makakasunod dun sa mga inuutos ng Diyos. So, yun yung Davidic Covenant. Ngayon naman, itong new covenant, yung last, ito naman masasabi natin ang pinaka-fulfillment nung mga nililitrato ng mga previous covenants. Ito na yung covenant ni Jesus Christ. Ang covenant na ito hindi katulad ng mga past covenants na nababali. Ito yung isang covenant na hindi katulad ng ibang mga covenants before, lalo na ng Old Covenant, na pwede kang matanggal doon. Pero itong covenant na ito ay napaka mapagbiyaya, hindi mo mababali, at unconditional in a certain sense dahil sa Panginoong Hesukristo. Ang pinaka main text diyan sa New Covenant ay ang Jeremiah 31:31-34. At kinote yon sa Hebrews chapter 8 verse 6 hanggang 12. Pinakita doon na mas mabuti, mas mahusay ang bagong tipan kaysa sa lumang tipan dahil sa mga pangako nito. Bakit? Kasi sa ang New Covenant, hindi mo siya mababali. Ang New Covenant, ilalagay yung batas ng Diyos sa puso ng mga miyembro nito. Ang New Covenant
ang lahat ng members ng New Covenant, magkakaroon sila ng pangkaligtasang kaalaman patungkol sa Diyos. Ang New Covenant, magkakaroon ng permanenteng kapatawaran ng mga kasalanan. Tandaan natin, kung meron mga pwede natin pag-usapan mamaya yan, kung meron mga klase ng mga forgiveness sa ibang mga covenants, lalo na sa Mosaic Covenant, hindi yun tinatawag na eternal na klase ng forgiveness, or yun yung forgiveness sa pagharap sa Judgment Day. Yun ay mga, for example, sa Mosaic Covenant, pag pinatawad sila ng Diyos, pag nag-sacrifice sila, pinatawad sa kanila yung national sin nila. Yung national sin nila. Pag kunya nag-alay sila ng hayop, okay, so nag-alay na sila, inalay na ng pare, papatawarin sila as an old covenant people. Pero hindi nun binabayaran, hindi binabayaran nung sakripisyo na yon, yung kasalanan nila na haharap sila sa Diyos sa walang hanggan. So hindi yon ang tipan lang na makapagpapatawad ng kasalanan ay yung bagong tipan na nililitrato ng mga sakripisyo ng lumang tipan. And yun lang, general overview lang natin yon dun sa general covenants, kasi we don't know kung familiar tayo dito o kaya naman bilang refresher lang ito. So again, di natin goal na mag-dig deep sobra dun sa lahat ng covenants na yan. Now, pupunta na tayo sa unity ng mga covenants, yung tatawagin natin yun na structural unity ng covenant. Yung unity ng covenant na yon, ang isang example, isang prime example ay yung inauguration ng covenant na yon. At titingnan natin ay tatlo lang muna. Abrahamic, Mosaic at Davidic covenant. So saan sila nagkakaisa? We would say na nagkakaisa sila dahil each covenant is based upon the previous covenant at naghahayag ito ng mas maliwanag na katuruan based upon sa previous covenants. So yung Abrahamic covenant, nakabase yon sa patriarchs Abraham, Isaac and Jacob. Ngayon, kung maalala ninyo, after kay Jacob, yung anak niya na si Joseph ay naging kanang kamay ng Pharaoh. At namalagi sila Joseph at yung buong Israel, buong family ni Jacob, doon sa Egypt. So namalagi sila doon pero nagkaroon ng bagong Pharaoh. Ngayon, inalipin na sila. Ngayon, nung ililigtas na ng Diyos ang Israel sa Egypt, magkakaroon na ng national identity at magkakaroon na sila ng covenant sa Diyos. Ang binanggit sa Exodus chapter 2, verse 24. Exodus chapter 2, verse 24, sinabi doon, God heard Israel's groaning and God remembered his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. Ang sinabi doon sa Exodus chapter 2, verse 24, niligtas ng Diyos yung Israel, niligtas ng Diyos yung mga anak ni Israel, anak ni Jacob, mula sa Egypt dahil naalala niya yung tipan niya kay Abraham. Dahil naalala niya yung tipan niya kay Abraham. Naalala ng Diyos yung tipan niya kay Abraham, kaya niya niligtas yung Israel. Sabi ni John Murray doon sa text na yon, the only interpretation of this is that the deliverance of Israel from Egypt and the bringing of them into the land of promise is the fulfillment of the covenant promise to Abraham respecting the possession of the land of Canaan. So, nagbi-build up. Nakabase yung Mosaic Covenant, nakabase yung lumang tipan sa tipan kay Abraham. So, may unity doon in that sense. So, God had made a covenantal commitment to the patriarchs promising them the land of Canaan. Because of this promise, God acted sovereignly in Moses' day to deliver Israel from Egypt. So, nakita natin yung pagkakaisa. Niligtas ng Diyos ang Israel dahil sa tipan niya kay Abraham. Nagkaroon ng lumang tipan dahil sa tipan kay Abraham. Ngayon, regarding naman sa tipan kay David, may kinalaman din yung covenant ni David, covenant kay David sa covenant sa Israel.
sa 2 Samuel chapter 7 verse 6 at 23, the God who institutes his covenant with David is the same God who brought up the sons of Israel from Egypt. So sa covenant ni David, merong mga binabanggit, mga allusions at mga direct na mga expressions na pinatutungkulan yung pagliligtas ng Diyos sa Israel. Ngayon, nung mamamatay na si David, kinausap niya si Solomon kasi si Solomon yung next na hari. Ano yung payo? Ano yung binabanggit ni David sa anak niya na si Solomon? Ang binabanggit niya, sabi niya, kailangan na sundin ni Solomon ang utos ng Diyos na nakasulat sa batas ni Moses. So, they are going back to the previous covenant kahit na ito ay a Davidic covenant na. So, ang pwede nating makita doon na yung Abrahamic covenant, Mosaic covenant at Davidic covenant, they are not totally separated. Sila ay magkakarugtong, meron silang pagkakaisa na mga tipan. Marami pa 'yon, pero 'yan lang babanggitin natin. Ngayon, pupunta na tayo doon sa thematic unity ng mga covenants. Isa ito sa makikita natin na pinagkakasunduan at pinaka main theme ng covenants ng scripture. Ito yung nakalagay dyan sa screen natin, the summation of the covenant relationship. Ang pangako ng Diyos at sinabi ng Diyos ay ito. Sabi niya, I shall be your God. Sa covenant, kung kanina siya nakipagtipan, I shall be your God and you shall be my people. That's in a special covenantal sense. So in yung general mass, hindi nila Diyos ang Diyos in a sense na covenant God nilang Diyos kung walang tipan sa kanilang Diyos. Kung walang tipan sa kanila yung Diyos. So etong wording na ito na I shall be your God, it's a special sense na ako yung magiging pangtipan na Diyos niyo, na merong mga promises, na merong mga condition. And sinabi niya, and you shall be my people. Special ko kayo na mga tao. So titignan natin yan. Binanggit yan sa Abrahamic Covenant, binanggit yan sa Mosaic Covenant, binanggit yan sa Davidic Covenant, babanggitin yan sa New Covenant. This theme appears explicitly sa mga binanggit natin ng mga covenants. Kay Abraham, sa Genesis 17:7, sinabi ng Diyos, I will establish my covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come to be your God and the God of your descendants after you. So may sense na yung theme na ito, binanggit sa Abrahamic covenant. Sa Mosaic covenant, sinabi ng Diyos, Exodus 6:7, I will take you for my people, as my people, and I will be your God. So may sense na si Abraham at lineage na ay covenant God nila ang Diyos. May sense na covenant God ng Israel ang Diyos sa covenant niya. Ngayon kay David, nung sa David covenant naman, si Jehoiada ay nabanggit dito sa 2 Kings 11:17, Jehoiada then made a covenant between the Lord and the king and the people that they would be the Lord's people. He also made a covenant between the king and the people. So sa mga lineage ni David na mga magiging hari, binabanggit na may special sense na they will be God's people and God will be their God. Sa New Covenant, binanggit din yan. Sa 2 Corinthians chapter 6, nung nagbabanggit si Paul ng warning against unequal yoking, paikipag-relasyon sa hindi mananampalataya, ang ginamit ni Paul ay yung sense, ay yung theme na I will be their God and they shall be my people. So, bawal ito makipag-relasyon sa hindi mananampalataya dahil hindi nila covenant God ang Diyos. Dahil hindi nila covenant God ang Diyos at hindi siya kasama sa pangtipan na tao ng Diyos. So may kaya kinuot yun ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16. Now, yun yung una. May explicit connections
Pero etong theme na ito, na I shall be your God and you shall be my people, may kinalaman din ito sa literal na pakikisama ng Diyos doon sa bayan, sa mga tao niya. So here, the theme is developed particularly in association with God's actual dwelling in the midst of His people. Tumatahan talaga siya sa kaniyang bayan. So the reality of God's residing among His people displays an ever-increasing significance throughout Scripture. So una, makikita natin yon sa form ng tabernacle. Nung kinuha sa patriarchs kasi, yung patriarchs lang ang kausap ng Diyos eh. Si Abraham lang, siya lang. Si Isaac lang, siya lang. Si Jacob lang, siya lang. Pero pagdating na sa Old Covenant, ngayon, nagpatayo yung Diyos ng tabernacle. O, sige, ganito yung gagawin niya, ganito yung sukat, ganito yung materials, ito yung mga parte ng tabernakulo. So ngayon, gumawa silang tabernakulo at sa tabernakulo na yon, nandun yung presensya ng Diyos. Nandun yung special covenantal presence ng Diyos sa tabernakulo. So ibig sabihin, tumatahan siya. He is dwelling with His people. Merong yung pagtahan ng Diyos, yung dwelling ng Diyos, at yung pangako niya na siya'y magiging Diyos at sila'y magiging bayan, iisa yan. In what we see in Scripture. So by dwelling in the midst of His covenant people, God seals the reality of the fact that He indeed is their God and they indeed are His people. Paano mapapatunayan na bayan niya talaga yon if His presence is there? Paano mapapatunayan na bayan niya yon kung tumatahan siya doon sa grupo ng mga katipan niya? So, paano malalaman na katipan ng Diyos ang Israel? Kasi may tabernacle sila. Paano malalaman na sila talaga yung covenant people? Kasi may tabernacle sila. Special yun. At alam natin, yun ay nag-develop sa pagiging temple sa panahon ni Solomon. Si David gusto niya na eh. Pero sa panahon ni Solomon, tinayo yung temple na permanent na. Hindi na palipat-lipat. Permanent na yung worship place nila, sacrifice place nila. At ito, itong sense na ito na tumatahan ng Diyos sa gitna ng bayan niya, makikita natin yan sa Ezekiel, makikita natin yan sa Deuteronomy. This is the heart of the theocracy. That is the principle of God's being with His people. Ngayon, sa future, sa Revelation, sa pinakawakas sa mga mananampalataya, kapag nandun na tayo sa new heavens at new earth, nandun na tayo sa wakas, nandun na tayo sa eternal state, ganun din yung pangako sa Revelation 21 verse 3. Sinabi doon, "Behold, the tabernacle of God is among them, and He shall dwell among them, and they shall be His people, and God Himself shall be among them." Sa Revelation 21 verse 1, dun sa new heavens at new earth, kung saan ang tahanan na ng Diyos ay hindi lang sa isang lugar, kung hindi yung buong nilikha na. So in the final echo of the covenantal formula, "I will be your God and you will be my people," we find God's dwelling even in that time. So makikita natin, totoo talaga na kung saan nagkakatipon yung pangtipan na tao ng Diyos, nandun yung espesyal na pangtipan na presensya niya. So may association yun. Now, so lastly, that theme, yung theme na "I shall be your God and you will be my people," that very theme and that very promise is embodied in a single person. It reaches its climax through its embodiment in a singular person. And we know that is the Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Jesucristo, yung Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoong Jesucristo, yung
pinakaasam na tutupad sa lahat ng nililitrato ng mga previous na mga tipan. Sa yung katuparan, sa yung katauhan ng mga tipan na yon. Napaka-special ng Panginoong Jesus. Dahil sa Isaiah chapter 42, ulitin ko ito mamaya, at Isaiah 49 onwards, ang Panginoong Jesus ang instrumento ng Diyos. Pero ang napakaganda sinabi, Jesus Christ Himself will be a covenant to the people and a light to the nations. Yung Panginoong Jesus, nung in-administer niya yung New Covenant, nung in-administer ng Panginoong Jesus yung New Covenant, hindi niya na sinabi na this is the blood of the covenant. Ang sinabi niya, this is my blood of the covenant. May sense na personal. May sense na siya ang pinatutungkulan nun. Hindi lang ina-administer ni Jesus yung mga batas ng kaharian. What Jesus Christ administers is Himself to His people. Kaya mapapansin niyo sa Book of John, yung pitong I am, yun ay patungkol lahat sa Panginoong Jesus. I am the bread. I am the light. I am the door. I am the shepherd. I am the way. I am the truth. I am the life. I am the vine. What Jesus Christ administers is not a covenant outside Himself, but He is administering Himself bilang katuparan nung tipa na yon. Sabi ni Palmer Robertson, dito natin kinuha yung ibang mga patterns dito. So this is a quotation. Sabi ni Palmer Robertson, in the single person, all of God's purposes find climactic fulfillment. He is the embodiment of God's covenant. In His person, I shall be your God and you shall be my people achieves incarnate reality. Sa pangalan pa lang ni Jesus, natupad na yon. Bakit? Anong pangalan ng Panginoong Jesus? His name is Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. So yung theme na I will be your God and you will be my people, it was fulfilled in Jesus. Siya yung katuparan na nakasama natin ang Diyos. Ang isa pa sa mga main text pag pinag-uusapan ang paninirahan ng Diyos ay yung John chapter 1 verse 14. Yung John chapter 1 verse 14, anong sinabi doon? The Word, the Son of God, became flesh. Nagkatawang tao. He was incarnate. And He tabernacled among us. Yung word na dwelt among us, sa ginamit sa original, yun yung sense. Tumabernakulo siya sa atin. Ano ibig sabihin? Binigay niya sa atin yung special na presensya ng Diyos. The Word of God, the person of the Word, when He was incarnate, He tabernacled among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. So dito, tinitignan natin na kung ano yung pangako kay Abraham, kung ano yung pangako sa lumang tipan, kung ano yung pangako kay David, na pinangako ng Diyos na, I will be your God and you will be my people. That promise finds it full fulfillment in the Lord Jesus Christ. When He became incarnate, when He died on the cross, when he rose again from the grave, in all of those Christ events, pinakita na ang Panginoong Jesus ang pinaka katuparan nung tipan ng Diyos na yon. Kaya ulitin ko yung Isaiah chapter 42 verse 6 kasi nung binabasa ko, nung inaaral ko ulit ito, sobrang ganda. Sinabi dito, ang kausap ng Diyos Ama ay ang Diyos Anak. Ang kausap ng Diyos Pangtipan na Diyos ay ang Kanyang bugtong na anak. Ang Kanyang
si Jesus. Sabi ng Diyos, I am the Lord, I have called you, my son, in righteousness. I will take you by the hand and I will keep you, my son. I will give you as a covenant for the people. So hindi lang may dala-dalang tipan si Jesus. Hindi lang meron siyang isang tipan na, okay, pasok kayo dito sa tipan na ito. Hindi ganon. Yung pinag-uusapan natin dito ay yung persona ni Jesus ay ang mismong tipan ng Diyos. His person is the new covenant, is the covenant of grace in himself. Kaya kung sino man yung may pakikipag-isa kay Jesus, nasa loob na siya ng tipan. Kung sino man yung magkaroon ng union with Christ, magkaroon ng pananampalataya at pagsisisi at may pakikipag-isa kay Jesus, siya ay kasama na sa tipan ng biyaya. So ngayon, punta muna tayo sa, kasi isang theme lang yan eh. Yung pa-general theme. Hindi ko alam kung nagawa ko ng PowerPoint yun. Pero dito, babanggitin lang natin kung paano na, shortly, very briefly lang, kung ano yung katuparan ng mga binanggit natin kanina ng mga covenants sa new covenant, sa kanyang new covenant fulfillment. Ah, yan. Nagawa ko pala. For example, sa covenant with Adam, covenant of works, anong kinalaman nun kay Jesus sa new covenant? Ang kinalaman nun ay si Jesus ang second Adam. Alam natin yan sa Romans chapter 5. Jesus Christ is the second Adam. Siya ang ikalawang Adan, siya ang ikalawang federal head, kung saan si Adam, pumalpak si Adam, he ruined it all, hindi niya nadala yung eschatological blessing ng eternal life sa mankind dahil sa pag-disobey niya. Ngayon, si Jesus, he is the second Adam. He also obeyed in a garden. He also obeyed in a garden. Garden of Gethsemane, he prayed. Sa Garden of Gethsemane, Jesus Christ obeyed God. Kung paano hindi sinunod ni Adan ang Diyos sa hardin ng Eden, sinunod ni Jesus ang Diyos sa hardin ng Gethsemane at panalo ang ating Panginoong Jesus. He brought the eschatological blessings, the gospel blessings to his people now. At magkakonsummate yun sa eternity. So hindi lang sinunod ni Jesus para dalhin sa atin ang buhay na walang hanggan, pero namatay din si Jesus para kunin yung parusa na karapat dapat sa atin dahil sa tipan natin kay Adan. So Jesus also is the second Adam who put in himself the punishment that we deserve. So yun yung fulfillment. So eschatological blessing na hindi kinuha ni Adan ay natupad kay Jesus. Yung parusa na nakuha natin kay Adan ay si Jesus pa yung kumuha nun. Fast forward, new covenant. Paano naman nagkakaroon ng fulfillment ito? In a way, litrato ito ng, kasi yung post-flood world, it's a some sort of recreation. Parang ni-recreate ng Diyos yung mundo. Pero, ano yun? Small scale na recreation. Ngayon, ang Panginoong Jesus, he will be the bringer of the glorious recreated world. May pinagkaya ba yun? Sa panahon ni Noah, yung pagpunta nila, pagkatapos ng baha, in a sense, parang may sense ng recreation yon, pero makasalanan pa rin sila, yung mga maging anak nila makasalanan pa rin, may kamatayan pa rin, may kasamaan pa rin, pwede pa rin silang lapain ng hayop, and what not, magkakaroon pa rin ng mga aksidente doon. Pero sa dadalhin ng mundo ni Jesucristo, sa bagong langit at bagong lupa, wala nang kasalanan. Wala na yung lahat ng kasamaan. Ang sinabi sa bagong tipan ay papawiin ng Diyos ang lahat ng mga luha natin sa mundo na dadalhin ng Panginoong Jesucristo. So, Jesus will be the bringer of a recreated world in the consummation. Sa Abrahamic Covenant naman, fast forward ulit, si Jesus, siya yung binhi. Di ba? Pinangako kay Abraham, you will bear a son. So, alam natin sa New Testament, lalo sa Galatians, si Jesus yung binhi na yon. Jesus is the seed.
by whom all of those who have gospel faith are children of Abraham. Kaya yan ang pintas ni John the Baptist sa mga Pharisees. Huwag niyong sabihin na anak kayo ni Abraham. Kaya ng Diyos na lumikha ng mga mananamba niya maging mula sa mga bato. Kahit galing sa bato, kaya niyang gumawa ng covenant people niya. Sabi ni John the Baptist sa kanila. So, ang pinatutungkulan doon spiritually ay sila ng mga nanampalataya kay Jesus ay katuparan ng tipan kay Abraham. Ngayon, sa Mosaic Covenant naman, Jesus, He is God's Israel. Jesus is God's Israel. Pero si Jesus, siya ay hindi nagkasala. Hindi katulad ng Israel na palpak, hindi katulad ng Israel na sumusuway, ang Panginoong Jesus ay walang kasalanan. Kaya siya ay nadala niya yung mga pangtipa na pangako ng Diyos. Ganon din si Jesus, yung fulfillment ng Levitical sacrificial system. So merong moral sense, meron din na ceremonial sense. Yung lahat ng ceremonies doon, pinatutungkulan noon na yung Panginoong Jesus. Bakit may tabernacle? Bakit may pinapatay na tupa? Bakit may temple? Lahat din ay patungkol sa Panginoong Jesus. Jesus Christ is the fulfillment of the Mosaic Covenant. Si Jesus din ang fulfillment ng Davidic Covenant. Jesus is the Davidic King. Yan ay nasa Pentecost preaching ni Apostle Peter doon sa Acts chapter 2. So Jesus is the Davidic King who is the righteous Lord and who reigns over His people with love for the law. Kasi makita natin sa mga hari, sa line ni David, lahat sila may kasalanan. Lahat sila pumalpak. Hindi lang yung hari yung nagkasala eh. Dinala niya pa yung bayan niya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun yung makikita niyo sa history ng kings ng Israel. Imbes na dalhin ng hari yung bayan niya, yung bayan, para sumamba sa Diyos, para lumapit sa Diyos, para sundin ng Diyos, hindi ganun yung nangyari. Yun yung obligasyon nila, pero natupad lang yon in Jesus Christ. Jesus is the only Davidic king who never sinned, who is righteous, and he is bringing his people to love the Decalogue. Mahalin ang Panginoong Jesus ang dahilan kung bakit kayang sabihin ni Paul sa Romans chapter 7, I delight in the law of God. Sa New Covenant promise na I will remove their heart of stone, I will put heart of flesh sa puso nila. Gusto nilang sumunod sa Diyos, nagkaroon na sila ng pag-ibig sa Diyos. Bakit? Because Jesus is King. Jesus is King. So, lahat ng mga miyembro niya sa tipan ay pinapasunod niya ng may pag-ibig sa batas ng Diyos. So Jesus is the perfect Davidic King. So sa New Covenant, so yun yung fulfillment ng lahat ng New Covenant. So napaka-brief lang niya. Sa handout na binigay ko, may mga ilang tables pa doon at mga na pwede kayong tignan. Pero for few appeals and for few challenges, may dalawa tayong appeal dito. And 1 hour na. May dalawa lang akong hamon. Number one, we should always remember that all covenantal relationships with God, no matter how good and no matter how beautiful, that is good kasi covenant ng Diyos yun. But they are ultimately hopeless outside of Christ. They're ultimately hopeless outside of Christ. Lahat ng tao ay nasa ilalim ng tipan kay ni Adan. Yung mga nasa Israel, nagmamayabang sila. Sasabihin nila, hindi, ama namin si Abraham. Hindi, katipan namin ng Diyos. Pero nakita natin sa New Testament, even the Old Covenant people of God, if they do not believe in Jesus, no matter how good that is, yung covenant relationship nila sa Diyos, it's hopeless outside of Christ. Kaya sinabi dun sa John chapter 1 verse 12 hanggang 13, di ba? But all who did receive Jesus, who believe in Jesus' name, God gave the right to become children of God, not who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
kahit yung mga Old Testament people of God, they should and they need to believe in Jesus for them to find salvation. Hindi pwedeng sabihin ng tao na ay may relasyon ako sa Diyos. Yun lang. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganun lang. Ano yung relasyon mo sa Diyos? Saang tipan ka kabilang? Kabilang ka pa ba sa tipan ni Adana? Kung hindi ka pakatipan ng Panginoong Hesus sa loob ng tipan ng biyaya, walang pinaka kaduludulo ang kabutihan na maiaambag sa iyo yan. So yun yung una, we should always remember, why do we evangelize? Why do we preach the gospel? Why do we call people to repentance and faith in the Lord Jesus Christ? Because outside of Jesus, it's totally hopeless. It's totally hopeless. Even the Pharisees need to repent. Kababasa lang namin yung kay Cornelius this week. Kababasa lang namin sa Book of Acts. Binanggit doon na si Cornelius, he is God-fearer. He is a God-fearer. That means he is a convert. He is a proselyte. Isa siyang hentil na merong na nag-convert sa Judaism. Kaya siya tinawag na God-fearer. But even him needs to hear the gospel from the lips of the Apostle Peter. Kasi hindi sapat yun. Hindi sapat na member ka ng Old Covenant. Hindi. Ang pinakapunto ay manampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, yun yung una yung warning. Pangalawa, we should remember that to be united with Christ is to enjoy all the consummate blessings of the covenant of grace. Ang pakikipag-isa kay Jesucristo ay pagnamnam, pag-enjoy ng lahat ng mga pagpapala ng ebanghelyo. To be united with Jesus is to receive all, every single blessing ng tipan ng biyaya. So kaya naman, maging mapagpasalamat tayo. Let's be grateful to the wise master plan of God, God's redemption for sinners. When we preach the gospel, kailangan simple talaga yon. Pero wag nating isipin na yung kaligtasan natin ay binasta-basta lang ng Diyos. We should always simplify the presentation habang hindi natin pinapagaan yung mismong plano ng kaligtasan, kasi hindi magaan yung plano ng kaligtasan. Napakatindi ng ginawa ng Diyos sa paggawa at pagplano ng kaligtasan natin, na ito yung fulfillment ng lahat ng mga Old Covenant na mga promises. You should appreciate Jesus Christ as the one who purchased all the covenant blessings we enjoy. We should worship the Father, Son, and Spirit, the Triune God, for the covenantal incarnation of the person of the Redeemer. We should be grateful, we should appreciate, we should worship. Nang naiisip natin na nasa iyo na lahat ng mga pagpapala ng kaligtasan, pinawalang sala ka, pinatawad ka, pinapabanal ka, tinuring kang anak ng Diyos. Sa'yo ang buong langit at bagong langit at bagong lupa na paparating. Bakit? Dahil sa Panginoong Jesus. He is our covenant mediator. He died in our place and He purchased eternity for our sake. Ngayon, paano natin marerefresh yun? Ang ibig ba sabihin, ay kapag gusto kong maalala yung pagpapala ng kaligtasan, iisipin ko covenant theology. Ganon. Saan mo maaalala yon? You will remember that in the sacraments, in the new covenant sacraments, when you're doubting your faith, when you're doubting Christianity, kapag gusto mo nang tumaligid sa pananampalataya due to many temptations ng kasiyahan, sa sanlibutan ng kasalanan, or temptations ng paghihirap, both ways, parehong temptation yon, kasiyahan at kalungkutan, parehong temptation lumayo, o temptation ng doubt, saan tayo dapat, saan natin ma-refresh yung sarili natin? You should refresh yourself. First and foremost, of course, in the preaching of the word, every Lord's Day. Pero yung visible
tangible promise ng Diyos ay nasa baptism at nasa Lord's table. When you are doubting your faith, when you need to be motivated to follow God and to persevere in the faith, to walk in the narrow way, ang kailangan mong alalahanin una ay ang bautismo mo. When you were baptized, yan ay pangtipan na sinasabi ng Diyos na kasama ka na sa tipan ng biyaya. When you were baptized, God, through the church, formally welcomed you to the covenant community. Kung paano sinabihan ng Diyos si Jesus, hindi kailangan magpabaptize si Jesus eh. Pero He was baptized for us. This is my beloved Son with whom I am well pleased. When we were baptized, alalahanin niyo yung bautismo niyo na sinasabi ng Diyos sa pagkakataon na yon, anak na kita. Kristiyano ka na. Pangtipan na Diyos mo na ako. Ikaw ay isa na sa parte ng bayan ko. That's what God is saying in your baptism. So when you look back in your baptism, in a formal sense, yun yung alalahanin mo. Ito yung pagkakataon na tinanggap ako ng Diyos. Sinabi sa iyo ng Diyos, this is my beloved son, this is my beloved daughter with whom I am well pleased. Pangalawa, Lord's table. Ang Lord's table ay napapaalala sa atin na namatay na si Jesus para sa iyo specifically. Ikaw na kumain ng tinapay na yon, ikaw na uminom ng alak na yon, Jesus died for you. You. Kung nagpartake ka, ikaw, para sa iyo. You can personalize it. Parte ka na ng tipan ng Diyos at tipan ng biyaya niya. Parte ka na ng katawan ng Panginoong Jesus. At pinapakita no na kasama ka na niya. He's present with, Jesus died for His people. He's present with His people and He's coming back for His people. So yung dalawang sacraments na yon together with the preaching of the word should be the reminder and refresher of our faith. Kapag inaalala natin yung Kristo ng tipan. Sige, dun po natin tatapusin ang lecture natin regarding sa the Christ of the Covenants.